Yo, what's up? Jizno TV here at welcome back sa aking channel. Para sa episode na to, pag-usapan natin kung worth it pa ba mag-invest sa Dust Terminator dahil isa ito sa mga axes na na-nerf ngayong season 19 at worth it pa ba mag-invest o bumili ng Shrimpinator din dahil isa rin to sa mga naapektuhan ngayong season 19. Kung matatandaan mo na na-nerf tong Garish Worm bali 90 na yung attack nito which is dati siyang 100. Yung sa Dust Terminator naman, mapapansin mo yung Tiny Turtle, nabawasan din yung attacking power nito, tapos yung lagging, nabawasan din, at yung Tourney Caterpillar. So majority ng skill nitong Dust Terminator ngayong season 19 ay na-nerf. Ngayon, nag-summarize ako ng leaderboard dahil na-curious ako at sinilip ko isa-isa yung top 1 hanggang top 15. Bali, dito sa top 1 to top 15, ang nakita kong Dust Terminator ay tatlo. Isa na dito yung rank number 4, si Infinite Gaming, atelo. At ngayon, makikita natin dito yung lineup niya, Dust Terminator, Shrimpinator, at isang standard plant na may poison sa likod. So ngayon, nagtingin-tingin pa ako, hindi nalalayo sa rank number 4, rank number 7, may nakita pa akong isa. Eto siya, at same lineup halos, ang pinagkaiba lang nila yung plant, merong watering can. At naghanap-hanap ako at ang pinakahuli kong nakita ay rank number 15. Makikita natin yung lineup ng number 15 sa ranking ay same halos ng rank number 4. Ang medyo pinagkaiba lang nila dito versus rank number 4 is yung Shrimpinator. Dahil hindi ito poison type, dito makikita mo DPS type yung Shrimpinator nito. At makikita natin dito full DPS yung shrimp niya. So dito, Goldfish, although na-nerf din dong Goldfish, maganda pa rin tong skill na to dahil apply speed plus, yung Piranha 120 damage at yung Oranda 120 damage. So tatlo ang nakapasok. So ibig sabihin nun, maganda pa rin siya. Disclaimer lang ulit, pabago-bago ang mga napapasok dito sa rankings na to. So kung gusto mong mag-research, punta ka lang dito sa axie.zone/leaderboard at magtingin-tingin ka ng mga possible lineup kung papasok ka sa Axie Infinity at balak mo maging competitive sa larong ito. Ngayon, tignan natin kung magkano ba ang may invest mo kung bibili ka ng same lineup. At ngayon, tinignan ko yung plant, finilter ko na rin siya. So dito, yung plant, 59 yung health, 31 yung speed. Pagkatapos, ito yung mga skill ng standard plant. May pumpkin para sa armor, may serious para sa steel energy, merong leaf bug para sa energy gain. Tapos dito, yung yam, isa sa pinakamagandang skill kung ikaw ay magte-terminator dahil dito magkakaroon ka ng poison debuff sa kalaban at magiging advantage mo yon kapag ikaw ay terminator. Bali, ang presyo nitong plant na to ay 0.066 Ethereum o $311. Yun yung pinaka nakita kong mura, pinakauna sa listahan. Dito naman sa Shrimpinator, 0.084 ang presyo, almost $400 na siya, $394.15. Bali dito, may iba at ibang klase ng Shrimpinator. Nagmahal tong Shrimpinator na to dahil medyo mabilis to, 54 yung speed, tapos medyo makunat, 45 yung health. Dito naman, makita nyo standard yung skill, Garish Worm para sa poison. Itong Shrimpinator kasi nito, backdoor to at may poison at the same time. Gagana lang yung poison kapag meron kang bug card o meron ka rin Garish Worm sa ibang axis mo. Dito sa lineup na to, ang pinaka bug card niya yung disguise. So kapag lumabas na yung disguise sa plant, possible natatalo na yung Shrimpinator para mapitas yung pinaka nasa likod ng kalaban. Dahil dito, prioritize yung furthest target. Usually, opinion ko kaya siguro umaangat ngayon sa leaderboard itong mga Shrimpinators dahil dumadami ngayon ang mga beast backline o ang bird backline. So dito, ang ultimate goal ng Shrimpinator, mapitas agad yung mga birds or yung mga beast na nasa likod ng lineup ng kalaban. So yun yung opinion ko, kaya siguro umaangat ngayon sa rankings tong mga Shrimpinator. So ang presyo nito, 0.084, $394. Ngayon, tignan naman natin kung magkano ngayon ang presyo ng Dust Terminator. So dito, 0.068, $321. And dito, finilter ko na rin yung health niya, 49 and 46 yung speed para ma-maximize yung lakas nitong Dust Terminator na to. So dito, standard pa rin yung skill ng Terminator kung ito yung hahanapin mong Terminator. May Tiny Turtle, may Tourney Caterpillar, may Lagging at may Snail Shell. Ngayon, i-compute natin kung magkano yung total na investment mo kung gagayain mo tong klase ng build na to. So 311 sa plant plus 394 plus 321 para sa Terminator. So ito yung pinakamagagastos mo. Convert natin siya into peso.
51,280 yung pinakamagagastos mo kung balak mong mag-invest sa mga Shrimpinator at sa Terminator. Ngayon, tingnan natin kung hindi kaya ng ganitong budget, try natin mag-recreate ng budget version kung makakahanap tayo ng mga Axis na ganun. Dahil Dash Terminator yung pinaka-backline mo, pwede naman kung magsisimula ka sa Axis Infinity na yung original Terminator yung gagamitin mo, which is yung Reptile, tingnan natin kung magkano ang presyo nun. Dito, hanapin mo lang sa filter button yung mga skills ng Terminator, lagging, turning caterpillar. Tapos, since naghahanap ka ng budget, hindi mo na i-adjust yung speed dahil the more the speed ng Axis, mas mahal yun. So, hahanap tayo ngayon ng available. Siguro dito sa page na to, 260. Tingnan natin. Ito, available pa siya, 259. Ngayon, hanap naman tayo ng budget na Shrimpinator. So, hanapin natin ang mga part, yung shrimp. Tapos, siguro, Shoalstar na lang dahil yun yung budget version ng Oranda. Tapos dito, maghahanap ka na ng risky fish siguro. Tignan natin, risky fish. At dito, makikita mo na ito, 57 yung speed. Tignan natin kung available pa to. Kung hindi, dito tayo mag-move on. Dito, available pa siya. Kung budget lang din yung hanapin mo, nandito pa rin yung principle. Yung shrimp, yung backdoor, yung damage ng Shoalstar, yung risky fish, tsaka yung raven. Siguro naman, mawa-one-hit mo na yung mga beast dito. Ngayon naman, hanap tayo ng budget na plant. So, pinaka-importante, yung yam. Tapos, hanap tayo ng disguise din dahil yun yung pinaka-main energy source mo. Ngayon, hanap tayo ng mga siguro mga 57 na health. 57. Tapos, dito, hanap ka na lang ng budget. Siguro ito, 215. Dahil, tingnan natin kung available to. Ito, available siya. Although, yung Hermit kasi, makunat siya, 115 yung pinaka-armor mo. Hindi ka naman makikritical ng mga beast. Dahil ngayon, maganda na yung critical ng beast. Kapag mataas yung moral mo, high chance na mag-critical and masakit yung damage. So, pwedeng ito yung maging frontliner mo. Disadvantage lang ito, chapsu ito. Wala kang masyadong benefit nung sneakery dahil ito, backdoor to. Pero nandito pa rin yung energy gain source mo, yung leaf bug tsaka yung yam. At the same time, medyo makunat naman din to. Isang option lang to. Pwede ka pa rin humanap ng ibang plant. Pwedeng hanap tayo ng medyo makunat-kunat dito. Ngayon, nandito na tayo sa second page. Tingnan natin kung may mahanap tayo. Siguro ito. Ito na lang yung pinaka-option mo na mura na may armor din. Dahil ito, 57 yung health nito. Medyo makunat naman. And may armor ka na pumpkin. Pero marami pang option na tank plant. Pero pinakamaganda kasi talaga kapag may yam ka tsaka meron kang leaf bag for your energy source. Ngayon, try natin mag-compute kung magkano yung abuti ng budget version nung nasa leaderboard na yon. So, nag-recreate lang tayo. Inuulit ko, hindi ito yung best build pero as much as possible, tight yung budget natin. Pero at the same time, nandun na naman yung concept nung nasa leaderboard. Pero syempre, nasa leaderboard yon, mas maganda yung Axis niya and mas better. Pero ngayon, nag-recreate lang tayo, compute natin. 240.73 plus 259.54 plus yung budget shrimp natin, 179.28. Ngayon, ito yung pinakamagagastos mo sa budget version, 679. Worth mo ngayon, ito yung pinakamagagastos mo kung gusto mo i-recreate ng budget version yung nasa leaderboard. Okay guys, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. Sana may natutunan kayo. And see you on my next Axie content. Keep safe guys. Bye-bye!